I don't know kung kilala niya compared to, let's say, Ben Parales, Vitor Moreno, kinalasilan lahat. Ano Jose Salazar. Jose Salazar. Lahat yan, pwede mo talaga i-elevate bilang national artist. Pero dahil sa research, importante yun eh. For example, yung kay Nora Aunor, di habang tumatagal, lalong tumadami yung achievements. So, di lang nagra-rack up ng pwedeng maging achievement. So, biglang yan ang pinag-usapan natin yung artist. Because you are. Nakataon lang. Ang swerte ko rin. In-expect mo ba pagiging national artist mo? Alam mo, Astor, hindi actually kasi ang sa akin lang ay all the time I've been working. Sabi ko gusto ko lang magtrabaho, gusto ko lang gawin na maganda yung ginagawa. At saka ang pinaka-importante sa akin, nag-enjoy. So, hindi ko iniisip yung mga awards. Alam niyo, for example, na when we got to Tokyo Music Festival, nanalo yung kanta Daladala ko, hindi ko rin expect yun. Pero kasi ang galing nung Smoky Mountain na nag-perform nung kanta ko. Tapos when we went to Seoul, Korea to do the Seoul Music Festival, nanalo din kami doon. Ang galing ni Haji Alejandro, kinata niya yung tiganda ng ating musika. Lahat yun, di naman namin ini-expect. Pero alam mo, pagka na doon kami doon sa competition, lahat sila, mararamdaman mo. Parang feeling mo, parang malakas yung kata namin kasi yung mga ibang reaction. Ibang reaction ng audience, ibang reaction ng orchestra. Doon mo makikita yung reaction pagka nakaulubwido mo yung orchestra. Kasi in both cases, nandun ako, nakilala ko yung Kumpas, yung sa isang contest na sinalihan ng Smoky Mountain, ako yung Kumpas. So kilala, alam ko yung nangyayari sa mga orchestra and musicians. Yun ang reason kaya ang feeling ko masaya ako dahil nararamdaman ko immediate reaction ng musician sa music ko. So, noong 1978, parang feeling ko nga sila dun sa arreglo ng kay ganda ng ating music. Kasi, wow, saan galing yung tan-tan-tan-chan-chan-chan. So, I'm talking in the past kasi syempre yun ang style nun. Kung yung style na yun, gagamitin ko ngayon, talo na yun kasi syempre luma, makaluma. So, ito sasabihin ko sa inyo, laos na kami eh, yung mga... Natutuwa ako sa reaction nyo, pero kami, katotohan lang kami yun. Huwag kang ganyan ha, dahil tayo. Ang gusto ko sabihin... I disagree. Ay, okay, sige, fine. Ang gusto ko lang sabihin is, hindi na namin kaya makipag one-on-one sa mga batang composers. Unang-una kasi, ang style ng music na ngayon ay style nila. I mean, yung kanilang... Generation nila. Oo, yung kanilang sinasabi sa music nila, yung mga nuances ng music nila, kanila yon. Hindi namin magawa yung ginagawa nila kasi iba yung isip namin. Parang feeling namin, sige, pwede kong gawin yun, pero parang hindi ako yun din. Parang hindi totoo nagagawa ako ng gano'n. Pero pwede kong piliting gano'n, pero mangingiwi ako dahil kaya lagi sinasabi, yung mga bata, sila Tyro, yan sila Jonathan Manalo, time na nila. So, gusto ko rin sabihin sa lahat ng yung mga professionals, gano'n talaga yon, we will have to accept. But, hindi ko naman sinasabi na laos as in ayaw na namin. Kasi sa totoo lang, meron akong alam na hindi nila alam eh. Madami. Meron akong experience na hindi nila na experience. Pero hindi patas nila lang. Kayang gawin. Pero patas lang. Dahil meron sila experience na hindi ko na experience. So in this world, where we move around, patas lahat. Pero you really have to understand kung nasaan ka. Ano ba yung position na yun?
So you should speak. That's why we're always saying, like I said, "Tosta kami." Kasi first of all, wala na kumo. Yan ha, confession niya. Konti na lang yung kunyari tatawag, Mr. C, meron akong recording sa bagong artist ko. Si ganito, ilan mga ano, bago siya, ang galing niya, 18 years old, ganyan. Wala nang tatawag sa akin para gumawa ng kanta, para doon sa bago. So yung tatawagan nila, yung mga bata, kasi yung music na yun, yun ang akma doon sa music. Parang ganito yun, kaya lagi sinasabi doon sa mga musicians. Sa umpisa, Mr. C, paano baka umabot doon sa ano, stature nyo? Sabi ko lagi, kung music arranger kayo, producer, hanap kayo ng kasabayin nyo ng artista na kukunin kayo lagi. Sabay kayo mag-work paakyat. Kasi it's always a tandem, it's always a collaboration. Ang ka-collaboration ko si Basil Rodriguez. Which is why, oh di, alam niyo na, ganun din yun. Specialized na yung concerts niya. Hindi siya papantay doon sa mga concerts ng mga paguhan ngayon. Parang katulad nung time na Gary Valencia. Sila rin yun, hindi na mapapantayan nila. Pero at a certain point in time, siyempre meron ng mga bagong aakyat. Tatanggapin na lang natin, tapos mag-evolve na lang kami. So yung mga seniors, we just have to evolve and do something else. So, I'm so happy, babalik ako to say yung having posted there, na yung aming trabaho na pinaghirapan from the start, na bigyan na lang halaga, being a national artist, para siguro, ang summary ko na lang sa mga tao, pagbutihan nyo lagi yung ginagawa nyo. Isipin nyo lagi kung ano yung pwedeng maganda, magaling na pwede nyong gawin. Kasi eventually, mapapansin pala yun. Kasi yung ginagawa ko yun, hindi ko lang iniisip na magpapapansin. Iniisip mo lang na gusto mo lang na magaling yung ginagawa mo, maganda yung ginagawa mo. Dahil, that's the only way for you to, ito yung natutunan ko through the years. Kung ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung authoritative, ikaw yung maraming malaking respeto sa'yo, hindi ka na maghanap ng trabaho. Yung trabaho lahat lalapit sa'yo. Dahil, hinahanap nila yung ganong klase expertise. So ngayon, meron ng mga bagong mga bata, mga magagaling, na sila na hinahanap nila, hinahanap nila. Pero as